Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome po sa channel ko po, Tito Noyce Vlogs. I hope nasa mabuti kayong kalagayan. And I hope mga babayan ko, taas noo pa rin tayo na tayo'y Pilipino. Pero itong ipapakita ko or i-komentaryo ko, reaction ko po, kayo na lang magsabi kung nakakaya na tayo o hindi, mga kababayan ko. Kasi isang security screening officer, mga babayan ko, sa airport, di ba, pag pupunta tayo sa airport, may malaking x-ray doon, basta yung giant x-ray doon, lahat ng mga luggage natin, maleta, ultimo yung nasa laman ng sa damit natin, sa pantalon, ilalabas lahat po yun para ma-x-ray. Ultimo cellphone, i-x-ray din yung wallet mo. Dati-dati mga kababayan ko, maski sapatos, pinapatanggal para i-x-ray din yun kasi baka may mga illegal substances na nakalagay doon sa sapatos natin. Pero dito mga kababayan ko, isang screening officer ng Office of Transport Service ba yan? Grabe. $300 po. Umano. O di umano. Pero may video naman tayong nakita. At saka ipapakita ko sa inyo kung paano ginawa ng babaeng. Babae pa naman. Pasensya na po. Hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat ng mga opisyal ng gobyerno ay tiwali. May mga matitid nung rin mga babayan ko. Pero parang nilalahat na natin. Huwag naman ganun mga babayan ko. Ang katanungan ko lang is, ano ba tong korupsyon sa bayan natin? Magagamot ba to? Incurable na ba to? Nasa sistema ba natin ang korupsyon na? Grabe, nakakaano na eh. Ewan ko, ito, tinan nyo. Full sa CCTV, ang isang screening officer sa NAIA habang isinusubo ang kinupit na dolyar sa wallet ng isang pasahero. Yan ang ulat ni Rod Lacusa. Grabe. Huli sa CCTV ang isang babaeng security screening officer sa NAIA matapos tunukin ang mga nakatuping pera na nagkakalaga ng $300. Meron pa mas marino dyan mga kababayan ko, mga titos, mga titas. Ipapakita ko sa inyo, pero tapusin muna natin ang report nito ng PTB4, si CTO. Kasunod ng ulat ng umano'y pagnanako sa isang papaalis na pasahero nitong ikalawang linggo ng Setyembre sa isinagawang investigasyon ng airport authorities matapos magreklamo ang pasahero. Unang kinapkapan ang naturang security screening officer pero walang nakuha sa kanya. Nang reviewin ang kuha ng CCTV sa lugar, sinubo na eh. Nilunok na yung dollar eh. Plainan ang kanyang shoulder bags inspection tray. Bisko, hindi niya alam ang pera is napakaraming humahawak niyan, napakadumi ng pera, pero sa ngalan ng pera po, isusubo mo, lulunukin mo ang pera. Ito po, meron akong dollar, pero hindi na yung $100 eh. Ayan o, $1 lang po ito. Ang ginawa ng security screening officer, ang ginawa niya, tinupi niya pa ganyan. Hindi half eh. Parang 1/8 na lang ata, o ewan ko, ayan o, ganyan o. Ito, ganito ginawa niya. Tatlong pirasong $100 mga kababayan ko. Ito, ipapakita ko sa inyo yung malinaw ha. Nako, Diyos Panginoon ko. Ito, andali ha. Grabe, antindi talaga. Ayan o. Ayan o. Nilabas niya yung pera. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Tinupi niya talagang sinusubo pa niya. O. Oh. Inom ng tubig. Ayan. Makikita naman sa sophisticated na x-ray yan eh. Ayan. Tutusukin niya para pumasok. Ayun. Nalunok na ata niya yan eh. Tinuman. Bata pa tong to. Opisyal na to. Yung screening officer na to. Bata pa. Ayun. Successful ba? Panyo, kukuha ng panyo. Punas. Panginoon ko talaga. Kaya yaya na tayo sa ibang bansa nito.
Eh sana naman eh wag naman lahat din ng mga ibang bansa, pero ang ano na ang remarks ng mga ibang bansa, oh, Philippines, that's corrupt government. Corrupt country. Oh, gumaganon. At dumaan siya sa Advanced Imaging Technology Machine. Mm. Sunod nito, dinala ng naturang security screening officer ang tray kung nasaan ang bag ng biktima sa inspection table at nagsagawa ng manual search sa harap ng complainant. Base sa ulat, matapos ang ginawang inspeksyon, may kitang lumayo sa bagang screening officer. Habang tila may hawak ito sa kanyang kaliwang kamay, ayun, na sinundan ng mabilis na paglalagay sa kanyang bewang. Oh, ayun at na. Saka bumalik sa inspection table. Oh, ayun matapos na. Ito, bumalik sa screening area ang complainant, matapos madiskubring bukas at nawak... Maski Chinese national na yan nagko-complain, eh, turista pa rin yan. Ha? Customer natin yan. Di ba? At saka kulang pa ba ang sweldo nyo sa gobyerno? Eh kung nakukulangan kayo ng sweldo, kayo mga taga-gobyerno, hindi ko ba nilalata, inuulit ko, may mga matitino tayong mga empleyado ng gobyerno. Kung nakukulangan kayo sa sweldo nyo, mag-apply kayo ng ibang trabaho. Ha? Para mabawasan naman mga corrupt sa bayan natin. Galing sa amin ang sweldo nyo. Oh, di ba? Sa, sa isang sentabo, may share kami dyan. Sa mga binabayad namin na bus, tapos yan ang gagawin nyo. Ipapahayaan yung bayan natin. Sukit. Yung Pangulong Duterte yan. Sinampal na yan. Kulang siya ng pera sa wallet. Pasada alas 8:30 naman nang magkaroon ng konfrontasyon ng pasahero, ang security screening officer at iba pang personnel sa lugar. Okay. Bago naman mag-alas 9 ng gabi, sa kuha pa rin ng CCTV, inaputan ng tubig ang security personnel na nagsagawa ng inspection. May kasabwat? Tumalikod siya sa CCTV, pero nagib naman ng isa pang CCTV ang paglunok niya sa pera. Ay, nako. Hindi niyo ba alam, taga dyan kayo, taga airport kayo, alam niyo naman na tambak ang CCTV sa airport. Oh, maybe siguro may weakest, ano, may weak point na hindi makikita ang CCTV. Eh, dapat bago nyo ginawa yung pinag-aralan nyo man yung angle ng mga CCTV. Oh, nabuking katuloy. Oh, nakarma ka. Ewan ko lang, nasa preventive suspension na siya. Kung anong gagawin ng parusa sa kanya. Sa mga ganyan mga babayan ko, minsan eh, suspended lang ng mga 3 months, 6 months, and then balik sa trabaho. Pag mga ganyan, pasensya na. Ano na, tanggalin na sa serbisyo. Diba, walang benefits. Nakakaya na tayo. Pamit pa ng panyo ang security screening officer habang nilulunok ang mga tulyar. Base sa findings, lumalabas na kasabot din ang dalawa pang personnel. Oh. Tatlo sila, tatlo. Ating sila, $100. Nagsampa ng kaso ang biktima kaugnay ng insidente. Sa ilabas na payag ng Office for Transportation Security, ako. Nakikipag-unay na ang ahensya sa MIA at PNP Aviation Security para mapanagot ang sangkot sa... The OTS has been working closely with the Manila International Airport Authority and the Philippine National Police Aviation Security to bring the accountable to the faults of the law and take appropriate administrative allegation. Anong allegation? Eh, kitang-kita naman na eh. Panginoon ko, mga kababayan ko. Presidente, hinikayat ni OTS Administrator Undersecretary Aplasca na isumbong ang mga tauhan ng OTS na may ginagawang illegal na... Eh, talaga maraming ginagawang illegal yan. Panginoon ko, patawarin ako. Hindi lang isang beses nangyari yan, ha? Maraming beses na nangyari dyan. Kinukuha yung wallet, kinukupit yung nakaraan taon nga eh. Oh, tama, last year, Thailander. Siguro, malaking halaga yung kinuha na pera. Eh, may nagbibidyo. Binalik na lang, tinawag. Ewan ko lang kung nasibak na yung mga kababayan ko. Talagang tayo, nakakahiya na mga kababayan ko. Tapusin na dapat ito ni Pangulong Marcos. Pangulong Marcos, pakiusap lang. Grabe. O, shoutout muna tayo mga babae ko. Medyo napahaba tayo. Ha. Ang isa shoutout ko ay si, ano, salamat pala kay Rose Burke, ha. Nag-member siya. Sino pa siya shoutout ko? Si Nanay Eva TV. Anniversary niya na sa isang araw, sa next couple of days. Ate Ruby Vlog, Cherry Papi's Adventure, Oxystab, Doc Juday, Shirley Mendrano, Michi Tigerfield, Shinji Vlog Official, Mamarin Official, Jane Barona Vlog, Amlena Vlog, Tessa Bala,
Tatay Jovan, Chairman Kim, Mayang Vlogs, Eldon SK Vlog, Revs SK, Jamin Vlog, Ehard Purple, Junito Marinado, Mayra T. Sanchez, Cabitec, Ray M. Perolino, Ludi Reyes, Edwin D. Guzman, Tony Marsan, Dicel, Isimix Dawigay, Chabzilla Cruz, Arlene Vlogs, Angel Mix Vlogs, Jaliyah ng Saudi Arabia, Daria Ricarte ng Israel, Evelyn Orase, Evelyn Official, Jovis Official Channel, Tess Padulina, Eunice and Virgie Standen, Pearl DM, Tita Marie, ABNIR, SG, Family Flower, si Kabitek, okay na. Si Marites Coho, congratulations ha. Kabitek, Kabarter Naga, Roswell Adventure, Ferdy Albino, Jessa Marie Guevara, Angie of San Francisco, Charles Lumawig, Darpan, Casablanca, Jurens Blog, Christy San Miguel, and then si na Nina Laresma, Lorsa ng mga kababayan ko. Ay, nako, buhay talaga. Nako, kailan titino ang mga Pinoy? Grabe. Kakaya na tayo. Ulitin ko, hindi lahat ng government official mga kurapa. Pero ang katanungan natin is, magagamot pa ba ang korupsyon sa bayan natin? O talagang incurable na, wala nang gamot na maaaring mawala ang korupsyon sa bayan natin mga babayan ko? Yun lang. At kayo mga ibang gobyerno, government official dyan, yung mga ginagawang matino, ituloy nyo lang. At kayo mga kung pwede lang magmura, kayong mga iba dyan ha, mag-isip-isip kayo, isipin yung pamilya nyo. Kung ayaw nyo maliit na sweldo, mag-apply kayo sa ibang trabaho, mag-apply kayo ng ibang trabaho o mag-negosyo kayo ha, hindi dinadami yung bayan natin eh ha, sa kakapritsuhan nyo eh, malaki naman mga sweldo nyo dyan ha, di ba? Tapos kukulangan pa kayo. Don't forget to like and subscribe, hit the bell notification para ma-update kayo sa akin mga video. Maraming salamat po sa inyo at ingat kayo. Shout out Cherry, Oxy, Ate Ruby, bye. Sinjin, Sinhani, Michi.